pa rin ako makapaniwala na ang taong minahal ko noong college ako ay nasa harapan ko ngayon. It's none other than Rap Concepcion. Ikaw? Pero anong ginagawa mo rito? I ask as if hindi ko pa nahuhulaan kung bakit. Isn't it obvious? He said with a cold voice, lacking for any emotion, just like the times in college. Pero bakit? Bakit kailangan mo akong bilhin? I asked him, confused, kung ano ba talaga ang nangyayari, since for me, it doesn't make any sense. I don't need to explain myself. You are just here to do what I tell you to do without any questions. He said, and after he left the room, ay naiiwan akong litong-lito sa mga nangyayari. Paanong ang isang Rap Concepcion ang bumili sa akin? It doesn't make sense considering what happened in college. Hindi ko mapigilang isipin ang nangyari mahigit 3 taon na ang nakakalipas when I started going to college the day I met Rap Concepcion. Excited ako dahil first day of school and upcoming freshman ako sa International School bandang Quezon City. Actually, hindi nga ako makapaniwala na papasa ako sa school na iyon considering mga rich and famous lang ang nakakapasok doon. Kahit na nga ba valedictorian ako sa high school namin, iba pa din talaga ang curriculum sa private school. Nakagraduate kasi ako sa public school, which is okay naman ang turo, pero iba pa din talaga sa private school. Sigurado bang handa na ang lahat ng kailangan mo? Sigurado bang wala ka nang nakalimutan? Tanong sa akin ni nanay. Parang mas excited pa nga siya sa akin sa unang araw ko sa school na iyon. Opo, handa na ang lahat. Don't worry. I said, napapangiti ako habang nakikita ko ang paghahanda ni nanay. Kung buhay pa sana ang tatay mo, ay siguradong proud na proud din siya sa'yo. Mangiyak-ngiyak nitong sinabi sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kong hindi malungkot pag naaalala ko ang tatay ko. Sobrang bait kasi ng tatay ko at mahal na mahal kami ni tatay nang nabubuhay pa ito. Kung hindi lang sana maaga itong nawala dahil naaksidente ng isang lasing na driver ay mas masaya sana kami. Namatay kasi si tatay nang 14 years old pa lang ako at simula noon ay si nanay na ang mag-isang tumaguyod sa aming magkapatid. Tumutulong-tulong din naman kami ni Sam sa kanya kapag umuwi kami sa school. Nagpa-part-time kasi ako sa isang karinderya sa kabilang kanto lang pero hindi pa rin sapat iyon sa pang-araw-araw naming pangailangan. Huwag niyo na pong isipin yon, Nay. Ang mahalaga ay tahimik na si tatay kung nasaan man siya ngayon. Nakangiti kong sinabi dito na sinabayan ko pa ng mahigpit na pagyakap. Grabe, ang drama niyo naman. Biro sa amin ni Sam nang maabutan kaming magkayakap. Sira, mag-ayos ka na at maaga din ang pasok mo. Sinabi ko rito at matapos kong magpaalam ay sandali ko ulit chinek ang mga gamit ko. Bago ako dumiretso sa sasakayan ng jeep, inabot din ng 1 oras ang naging biyahe ko at dahil mga mayayaman nga ang mga pumapasok sa school na iyon, ay mga dekotse ang mga mag-aaral ng school na iyon at walang jeep na ruta doon. Ako lang kasi ang kauna-unahang mahirap na high school graduate ang nabigyan ng scholarship sa school na iyon. The only way to get there is by riding a tricycle. At since special trip ay may kamahalan iyon, kaya naman nag-decide na lang akong maglakad na inaabot din ng kulang-kulang 30 minutos and by the time na makarating ako sa gate ng campus ay medyo pawisan na rin ako. Lahat ng nakikita kong estudyante ay nakasakay sa magagarang sasakyan. I tried not to feel intimidated, ngunit kahit ganoon ay hindi ko pa din maiwasang hindi makaramdam ng ganoon. Ano ka ba naman, Aleya? Isipin mo na lang na pareho din kayong kumakain ng kanin. Kahit na nga ba NFA ang kinakain mong kanin samantalang sila ay Zoe's Rife Philip. Sa loob-loob ko na hindi rin nakatulong sa akin. I tried my hardest to block all the negative thinking in my mind and tried to focus in one thing and that is to excel in my studies para na rin sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. And with that in my mind, ay dumiretso na ako sa gate ng magiging school ko at matapos isuot ang ID ko, ay dumiretso na ako papasok sa loob. Pagkapasok sa loob, ay agad akong namangha sa nakita ko sa loob dahil mas mukhang first class hotel or resort hotel ang loob ng campus kaysa sa school. No wonder kung bakit ganoon na lang kahirap pumasok at makapasa ng scholarship
sa school na iyon. I checked the registration card in my hand at ang mga list ng subjects na meron ako at kung saang building ang mga subjects ko ng araw na iyon. Kaya naman, hindi ko napansin ang isang umaandar na itim na Jaguar galing sa gate. Nagulat na lang ako nang makarinig ako ng malakas na busina sa bandang gilid ko, and when I look, ay saka ko lang napagtanto ang halos 2 inches na agwat na lang pala ay nabundol na ako ng kotse. Mas lalo akong nataranta nang makarinig ako ng sigaw mula sa driver ng kotse. "Are you trying to kill yourself?" he shouted at nagpantig ang tenga ko sa narinig. Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para sigaw-sigawan and I was about to answer back nang makita ko ng mabuti ang may-ari ng kotse. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. I was mesmerized looking at this handsome man in front of me. If I didn't believe in Greek gods before, ngayon ay parang nagdadalawang isip na ako. Chinitong mga mata na pinalilibutan ng mapupungay ng mga pilik, matangos na ilong, manipis at mapulang labi na parang ang sarap halikan, and the way his mouth moved habang nagsasalita ito is so oozing with sexiness. "Did I pass?" he asked irritably, which confuses me. "Sorry, ano yon?" I asked him and saw him sigh. Ang sabi ko, "Nakapasa ba ako?" "Sa paraan kasi, ng pagtingin mo parang nag-undergo ako ng examination eh." Inis nitong sabi at bumalik na sa sasakyan nito. Hinahabol ko pa din siya ng tingin hanggang tuluyan nang makalayo ang kotse nito. Hindi ko naman mapigilang mamula dahil sa kahiyan nang ma-realize kong pinagtitinginan ako ng mga tao. Dali-dali akong umalis sa lugar na iyon. Ngunit hindi ko pa din mapigilang isipin ang taong nakakuha ng atensyon ko. "Ano kayang pangalan niya?" I asked myself. After spending half an hour of my time, I finally nakarating na ako sa unang klase ko. Good thing at maaga akong pumasok. Kung hindi, malamang na late na ako. Sa classroom na pinasukan ko ay mukhang hindi pa kompleto ang mga estudyante at may sari-sarili silang grupo at nang pumasok ako ay sandali lang nila akong tiningnan at parang may way sila na malaman na hindi nila kauri ang isang tao dahil after just one glance ay bumalik na ito sa kanika nilang kwentuhan. I decided to take the seat on the far left side of the room near the exit. At after 15 minutes ay dumating na ang prof namin at hindi ako makapaniwala na sobrang gwapo ng teacher namin, parang artistahin ang dating. Natapos ang klase at may 2 pang klase akong pinasukan at sa 2 subject na iyon ay maganda at gwapo ang mga naging teacher ko. Iniisip ko tuloy kung requirements ba para makapagturo sa school na ito ang looks. Narinig ko ang pagtunog ng bell to signal the recess. Sa totoo lang, ito ang pinakatatakutan kong oras dahil ito ang oras para makihalubilo ako sa mga classmates and schoolmates ko at based sa experience ko nang pumasok ako sa classroom ay malamang sa malamang ay walang papansin sa akin. Mga 99.9% akong sure doon. Sinunod ko lang ang arrows and sign hanggang makarating ako sa school cafeteria na parang 5-star restaurant ang ganda. Naupo ako sa bandang sulok at napansin ko na ako lang ata ang may dalang baon. Dahil sa pagkailang ko, I decided na maghanap na lang ng mapapwestuhan na tago sa kahit na kanino. I find myself in the rooftop of the school, ngunit mukhang okupado na nang may nakita akong babaeng nagla-lunch. Ngumiti lang siya sa akin, which is a good sign, kaya umupo na rin ako sa tabi nito. "Estudyante ka rin?" I asked her. Ngunit umiling lang ito at sinabing nagtatrabaho ito bilang janitress ng school. Makwento si Lani at nakapalagayan ko din siya agad. Mabuti na lang dahil mukhang wala akong magiging kaibigan sa mga classmates ko because lahat sila ay mga snob. "Hayaan mo na lang sila. Ganoon siguro kapag mayayaman, hindi sila nakikihalubilo sa hindi nila kauri. Oops, sorry kung masyadong harsh ang nasabi ko. Pagsusorry sa akin nito. Hindi, okay lang. Totoo naman na mahirap ako." Natatawa kong pagpapaliwanag rito. Masayang kausap si Lani. Sabay na kaming bumaba ng rooftop dahil babalik na rin ito sa trabaho. Agad kong napansin ang isang imahe na nakaagaw agad ng atensyon ko kanina pa lang pagpasok ko sa school. "Lani, kilala mo ba yung lalaking yan?" Turo ko sa lalaking muntik na akong mabangga. "Sino?" she asked me at nagpalinga-linga. "Ay yung lalaking matangkad at gwapo." Nahihiya kong turo sa kanya. "Ah, si Rap Concepcion yan. Porter College taking BS Management.
pinakasikat na estudyante sa school at sobrang aloof sa halos lahat ng tao. Always top in every academic and extracurriculum activities. Sinabi nito na parabang alam na alam ang mga achievement ng binata. Bakit, crush mo? Tanong nito sa akin. Oo eh. Nahihiya akong sagot kasabay ng pag-iinit ng dalawang pisngi ko. Hindi naman sigurong masamang magka-crush, diba? Just a piece of advice, Aleya. Kalimutan mo na ang nararamdaman mong paghanga kay Raf. Si Raf kasi ang klase ng tao na hindi nakikipaglapit sa kahit na kaninong tao. He might be the most popular guy in school pero wala sa ugali nito ang makipagkaibigan. Believe me, maraming nagtangkang lapitan siya ngunit sadyang mailap si Raf. Pagpapaliwanag nito sa akin. Habang naglalakad kami, ay madami pa siyang ikinuwento ng mga bagay-bagay tungkol kay Raf. Nalaman ko na maliban sa sikat ito, ay ito pa pala ang pinakamatalinong estudyante sa buong school. Maliban pa doon, ay star player ng basketball team. At sa lahat ng bagay, ay nag-e-excel sa lahat ng gawin nito. Nabalitaan ko din na ang tatay nito ay isa sa pinakamayaman hindi lang sa Pilipinas, maski sa buong Asia. Mukhang malabong ang mapansin niya ako. Malungkot kong bulong sa sarili na hindi ko namalayan na napalakas pala. Medyo, pero cute ka naman, Lani said na kahit paano ay nagpangiti sa akin. Ngunit hindi pa rin mawaglit sa isipan ko si Raf at naku-curious ako sa taong iyon. After naming magpalitan ng mga numbers, ay dumiretso na ako sa susunod kong klase. And as usual, I am in my own world sa paraan ng pahikitungo sa akin ng mga kaklase ko. But it doesn't stop me to excel in classroom recitation. And I don't give a damn kung isipin nila na show-off ako. Dahil hindi tulad nila na nasa kanila na ang lahat at hindi nila kailangang magsumikap. Kailangan kong mag-aral upang mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Finally, uwian. Ang lahat ay nag-uusap-usap kung saan ang mga lakad nila. Ngunit hindi ako since kailangan kong maghanap ng trabaho. At katulad kanina ay naglakad ako ng 30 minutes para makarating sa main road upang sumakay ng jeep. Sa paglalakad kong iyon ay muli kong nakita si Raf riding his black Jaguar. Nakababa ang side window nito at kitang-kita ko ang gwapo nitong muka while wearing a black Ray-Ban. Hindi ko mapigil ang mapangiti habang tinatanaw ko ang papalayong kotse ng binata. Pumunta ako ng Trinoma upang maghanap ng trabaho at sakto naman na may interview sa Jollibee. And luckily, got hired right there. And they are giving me 1 week upang maayos ko ang lahat ng requirements ko. Medyo madilim na nang makauwi ako at as usual, nagbihis lang ako ng pambahay at tumiretso na ako sa karinderya ni Alig Nena dahil kailangan ko ng pera para sa pagguha ko ng requirements. Bandang alas 11 na ng gabi nang matapos ako at hindi pa ako pwedeng magpahinga since kailangan ko pang mag-review ng mga aralin namin at doon na ako naabutan ni nanay. Oh, bakit kising ka pa, Aleya? Tanong sa akin nito nang magmano ako dito at kinuha ang mga daladalang gamit nito. Nagtatrabaho kasi ang nanay ko bilang massage therapist sa bandang Quezon City rin at maliban doon ay nagbebenta rin ito ng kung ano-anong bagay na binili nito sa Divisoria. Tinatapos ko lang po ang assignment ko. Answering her question, sandali muna akong tumigil at ipinaghanda ko siya ng makakain. Kamusta naman ang unang araw mo sa school? She asked me while eating her dinner. Maayos naman ay, mababait naman ang mga kaklase ko. I said, hindi ko sana gustong magsinungaling dito, ngunit ayaw ko naman siyang mag-alala kapag nalaman niya ang totoo. Mag-aalas 12 na din nang matapos ko ang aralin ko at matapos kong mag-toothbrush at maligo, ay humiga na ako sa tabi ng kapatid ko since magkasama kami sa kwarto. Kahit pagod na pagod sa araw na iyon, ay hindi ko mapigilang mapangiti thinking about rap conception at ang imahe niya ang huli kong naisip nang talunin na ako ng antok.